Kung hindi siya ng bakla, siya pa din ba hanggang ngayon? Off of the gram. Bitches love the gram. Oh, wait, shit. Hey yo, it's Laika Velasco and welcome back to my channel. So for today's video is maliligo ako. Siyempre, maliligo ako habang sinasagot ko yung mga sagot. Ay! Sinasagot ko yung mga tanong nyo. Kasi nag-post kasi ako sa Facebook ko ng comment down below your random questions and ngayon ko na siya sasagutin kasi atat na po yung magbabarkada. So, let's get started! So, guys, isasama ko na din dito yung mga questions na kasi nag-story kasi ako dati ng basta nag-story ako ng parang Q&A din tapos isasama ko na siya dito kasi kasi konti lang naman yon so isama ko na siya dito. So, bago ako magsagot ng tanong, mag-boost muna ako kasi ang init. So, yan. Mag-boost muna ako ng isang tabo. Wait lang. Hindi na maliliit. So, guys, nga pala, kung nababother kayo dito, huwag nyo na lang pansinin. Kasi, nagpa-head na kasi ako. Hindi ko naman alam na ganyan pala ang kakalabasan. So, mag-start na ako. Ingay ng aso, ah. Ay, wait lang pala, guys. Kung mapapansin nyo pala, nandito ako. Medyo makalat yung nasa, yung background ko. Kasi, andito po ako sa labahan area. Dito ako maligo. Anong masasabi mo sa pag-usbong at pagbabago ng ating ozone layer? Isa lang ang masasabi ko. Nice. Ano lang kwento? Kasi, di ba, at least, naaayos na, 'di ba? Kasi 'di ba nga dati puro pollution, ganun, so nasira na yung ozone layer, nabubutas na siya, ganun. So ngayon, naaayos na, unti-unti nang umaayos lahat kahit yung you know, kasi itong COVID-19 para sa akin hindi lang negative yung dulot niya, may positive din naman. 'Yun, kagaya nun, naaayos na yung kalikasan natin, 'di ba? Dati kasi sirang-sira na yung kalikasan. So ngayon naaayos na dahil nga wala nang lumalabas, nabawasan na yung mga sasakyan, ganon, so, yun. And next, mapapanatili pa rin ba ng mga tao ang isang magandang kinabukasan pagtapos nitong pandemya? Para sa akin, oo. Kasi pagtapos nitong pandemic, bumawi tayo, ganon. Balik tayo sa trabaho, maging mas better tayo, maging maging masipag tayo, ganun. Syempre, at least buhay ka pa, 'di ba? Unlike sa iba na you know, namatay sila dahil sa COVID-19, ganun. So, naniniwala naman ako na after nitong pandemic na 'to is lahat ng tao mababalik din sa dati yung buhay nila at mas magiging better pa. So, next question. Yayaman na ba ako pag wala ng quarantine? Pwede. Pwede kang yumaman. Ngayon, pwede ka nang magkapera ngayon eh. Pero hindi naman super yaman as in yaman talaga. Parang magkapera ka lang, ganun. Mag-business ka online, ganun. Magbenta ka online. Kasi di ba karamihan, ganun na yung bago nilang ginagawa. Ganun na yung way nila para magkapera, ganun. Nagbebenta sila online, tapos di-deliver, ganun. So, yun. Pagtapos nitong quarantine, di magbenta ka din, ganun. Kaya, gumawa ka ng way para makatulong ka sa pamilya mo para magkapera ka. Wag lang puro tambay. Wag lang puro inom. Drink ko. Next. Mahal ka ba ng mahal mo? Oh, naman! Mahal ako ng family ko eh. Di mahal nila ako. Kasi mahal ko yung family ko. And mahal din ako ng family ko. Mahal ako ng mga friends ko. Yung mga friends ko, mahal ko. So, yun. Mahal ako ng mahal ko. Ikaw, mahal ka ba ng mahal mo? Joke. Next. Wait lang. Magpo-pause pala muna ako bago ko basahin tong next question. Kasi nilalamig na ako. Natutuyo na ako.
sampo na din ako, guys. Guys, pasensya na kayo sa kilikili ko. Pasensya nyo na. Nobody's perfect. Papasa ko isang tanong. Paano maiiwasan ang COVID? Simple lang yan. Huwag kang lalabas ng bahay. Kung lalabas ka man, kung bibili ka ganun, kung ikaw lang yung maaasahan sa pamilya nyo na kailangan lumabas ng bahay para bumili lang grocery, ganun, i-make sure mo na pag uwi mo is well-sanitized ka. And or isanitize mo yung mga pinamili mong kung ano man yan, i-sanitize mo before ipasok sa bahay nyo. And syempre, ang pinaka-ano talaga is makinig tayo sa sinasabi ng gobyerno para matapos na din. Hindi lang para makaiwas sa COVID, kundi para din matapos na din itong nararanasan nating pandemic. Kasi kahit sino naman eh, ikaw na nanonood, di ba gusto mo nang lumabas, gusto mo nang uminom, gusto mo nang gumala, gusto mo nang mag-mall, gusto mo nang mag-shopping. Siyempre, wala naman taong may ayaw nun, di ba? Lahat tayo gusto na nating makawala sa ganitong sitwasyon. So, kailangan na din nating makinig din sa gobyerno. Huwag na tayong magreklamo, huwag na tayong madaming sinasabi pa na, you know, against sa gobyerno. Kasi, wala din taong tayo mapapala. Ba't pag sinabi bang, ba't na yung ganyan-ganyan? Sa tingin mo ba may mangyayari? Di ba wala? Eh kung sumunod ka sa gobyerno na huwag kang lumabas ng bahay, at least, may dudulot yun. Babalawin ko na yung nasa ulo ko, baka makalbo ako, guys. Nipis-nipis na nga ng buhok ko. Next, paano nakakasigurado na ang mga tao sa bawat sulok ng mundo ay ligtas? Simple lang, kung kagana din ng sinabi ko kanina, yung kung paano ka makakaiwas sa COVID, ganun na din yung gawin mo para ligtas ka, di ba? Paano makakasigurado? Kung hindi ka naman lumalabas ng bahay nyo, kung sumusunod ka naman sa gobyerno, syempre, sure naman ako, sure ka din na ligtas ka, wala kang sakit, hindi ka may infect, malayo ka, hindi ka maaano, pero kung may mga kasama ka sa bahay na labas ng labas. Ganun. Ano na lang siguro. Mag-social distancing yun. Yun na lang yung gawin. Or pagka galing siya sa labas, pag-alkoholin niyo siya. Pagka papasok na siya, dapat dumiretso na siya sa CR para maligo. Para yung bacteria or yung virus is matanggal na sa kanya. So, next question. Kailan kayo papakasal? So, yun yung tanong, kailan papakasal? Meron kasi akong may age na. Parang planado na yung ko. You know, may ginawa na akong Planner. Planner, ganun. Kung ilang age ako dapat ganito, ganyan, ganito, ganyan. And naaalala ko, nakalagay doon, is ang plano ko papakasal pag 28 years old na ako. Para hindi naman masyadong late, hindi rin masyadong bata, ganun. So, aray ko! So, next question. Wait lang, magsasabon muna ako ng mukha ko. Next question. Worst heartbreak na naranasan mo? Wala po. Wala naman. So, bago ko po sagutin yung pinakamahirap na tanong, maglalagay muna ako ng facial wash. So, ang tanong niya, ano daw kulay ng white? Depende. Pag nadumihan yung white, dirty white. Alam yung white, puti. So, anong kulay ng white? It depends upon the situation. So, next. So, habang magsasabot ako, magsasabon na rin ako. So, next. Paano mo masasabing siya na talaga yung para sa'yo? So, feeling ko, nagtatanong siya ng thoughts ko about dun. Paano ko masasabing siya na talaga yung para sa'yo? Masasabi mo siya na talaga yung para sa'yo pag komportable na kayo sa isa't isa, pag yung feeling yung sobrang saya nyo talaga, ganun, as in wala kayong ginagawang alam nyo, kahit sa simpleng bagay lang ang saya nyo, ganun, hindi kayo nagdadalawang isip na gawin yung ganitong bagay magpareho, ganun,
or natututo kayo sa isa't isa, ganun. Yun, dun ko masasabi na yun na talaga yung para sa iyo pag komportable na kayo sa isa't isa. Yung pag komportable na kayo sa isa't isa, tapos yun, pag yung mahal mo talaga siya and nararamdaman mo naman talaga na mahal ka niya, yun na yun. Yun na, siya na talaga si. And next! Paano mo masasabing blessing or lesson yung isang tao na darating sa buhay mo? Masasabi kong blessing yung taong sa blessing mo na tayo. Masasabi kong blessing yung darating sa buhay ko is yung kapag ano, kapag wait lang, tatawa kasi ako eh. Para sa akin na, masasabi kong blessing yung darating, yung taong darating sa buhay ko is yung kapag komportable kami sa isa't isa. Yung naging successful kami pareho, yung you know, kasi di ba kung mahal niyo yung isa't isa, gagawin niyo yung lahat para maging comfortable, para maging ano, para maging maayos yung buhay niyo, para maging successful kayong dalawa, para hindi mahirapan yung isa, ganun, yung in the future na ganun, yung pareho, hindi naman yung sobrang yaman niyo pero at least nakakakain kayo ng tatlong beses sa isang araw, ganon. And masasabi ko rin na lesson yung isang taong darating sa buhay ko kapag natuto akong magbago dahil sa kanya. Kasi yung iba kasi, di ba, sinasabi nila, gusto kong magbago ka. Kunyari ako, tapos kunyari ito, Neutrogena, kunyari ito, jowa ko to. Tapos ako, pinagbabago ko siya kasi gusto ko maging ganito siya. Gusto ko maging ganun siya. Pero, hindi niya magawa. Hindi yun pagmamahal. Alam mo yun, kasi selfishan yun. Kung talagang mahal mo yung isang tao, hahayaan mo siyang magbago para sa'yo. Doon mo makikita kung talagang mahal ka ng isang tao. Pag nagbago siya, para sa'yo. Pag nagbago siya dahil gusto niya maging better pa, para sa'yo. Magbabago siya dahil gusto niyang maging ganito, maging ganyan, kasi nakikita niya na ayaw mo yung ganito, ayaw mo yung ganyan, ganun. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya na gusto ko maging ganito ka, magbago ka. Hindi. Dapat hayaan mo siyang magbago para sa sarili niya. Kasi hindi lang naman para sa kanya yung ano eh, yung pagbabago mo yun eh. Para na rin sa inyong dalawa. And you know, para mag-growth palalo yung partner mo. Next! What if before you met DJ, Kurt begged you na magstay ka? Are you willing? No. No talaga, never. So next, paano magka-jowa? Paano magka-jowa? Simple lang. Matuto tayong magantay. Kasi darating at darating din naman yan eh. God's time is the right time. So, kung hindi pa tapos si God sa story mo, sa love story mo, hindi niya pa ibibigay yung tamang tao para sa'yo. Kasi nga, parang tinitignan niya pa eh kung sino talaga yung para sa'yo. Kung sino yung deserve mo, kung sino yung deserve ka, yun yung tinitignan ni God. Pero kung may darating na tao na niloko ka or at the end of the day, nag-break din kayo, ganun. Ibig sabihin, ano lang yun, parang way lang yun para matuto ka, para mas mag-matured ka pa, ganun. Para maging, para pagdating ng tamang tao na para sa'yo, ready ka na. Ready ka nang mag-ibigay yung, ano, yung ikaw talaga. Ganun. So, next question. Kung hindi siya ng bakla, siya pa din ba hanggang ngayon? Hindi na rin. So, next question. Paano mo minahal ang kaibigan namin si Denzel? Mabait kasi siya. As in, alam mo yun, sobrang bait niya. May respeto sa babae. Pinaka na gusto ko talaga sa kanya is yung pagiging mama's boy niya. Kasi mahal niya yung mama niya. Kasi di ba ganun, pag ang isang lalaki is mama's boy or mahal niya yung mama niya, ibig sabihin, mamahalin niya rin yung girlfriend niya. Parang ganun. So, yun. Kaya ako nagustuhan si Denzel is dahil dun. And next question, sino pinaka-hate mo na taga-Alcala?
yung mga taong masyadong mareklamo, tsaka yung mga taong chismosa, yun, yung alam mo yun, hindi na sila makontento sa buhay nila, kaya chinichismis na nila yung ibang tao, ganun. Yun ang ayoko, ayun ang pinaka-hate ko dito sa, yun ang, yung mga taong yun, ang pinaka-hate ko dito sa Alcala. And the next, ginawa mo ba jowa mo para makamove on? Makamove on kanina, Bert? No! Hindi. Hindi ko siya ginawa para makamove on. Kasi, bakit? Bakit ko gagawin yun? Rebound? Ganun. Parang rebound yun, di ba? Bakit ko gagawin yun? Bakit ako mananakit kung ayaw kong saktan ako, di ba? Ganun naman yun, di ba? Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. And, kung hindi ka pa naman ready, huwag kang gagamit ng ibang tao para lang makalimot sa past mo. Matuto kang makalimot mag-isa. Kasi, mangyayari naman yun. Basta may ano lang, may process naman para makamove on ka sa past mo. Tapos kapag feeling mo nakamove on ka na, go! Tsaka pa mag-entertain ulit ng iba. Pero i-make sure mo na hindi mo siya ginagamit para lang makalimutan yung feelings mo doon sa past mo. I-make sure mo na yung feelings na nandun is para sa kanya talaga. Yun. And isa lang ang masasabi ko, no one deserves to be taken for granted. Next question. What is important to you? Money or love? Love. Kasi alam mo yung pera kung walang pagmamahal, kung wala ka namang pamilya, walang nagmamahal sa'yo. Ano, puro pera ka na lang, pero na lang yung nagpapaikot sa mundo mo. Ganun. Siyempre, di ba, magmahal ka para, kasi di ba ganun naman, kung mahal niyo isa't isa, gagawa kayo ng way para magkapera. Kung mahal niyo isa't isa, gagawin niyo lahat para maging successful kayong dalawa. Para paglakad niyo, may pera kayo, di ba? Easy. Ganun lang naman yun. Hindi yung, ang dami mong pera, wala ka namang pinagagastusan. Puro luho na lang, masaya ka na dun. Yung umiikot na yung mundo mo sa luho. Umiikot na yung mundo mo sa pera. May pera ka nga, wala naman nag-aalaga sa'yo. May pera ka nga, wala naman nagmamahal sa'yo. Mas ano pa rin talaga sa akin ang love kaysa sa pera. Aanin ko yung pera kung wala nagmamahal sa'yo. And next question. Paano kung napanaginipan mo yung ex mo dalawang gabi pero hindi magkasunod? May ibig sabihin ba yun? Feeling ko sa kanya nangyari ito. Tinatanong nila sa akin. Hindi. Parang magkakaroon lang naman ng meaning yun. Pag nilagyan mo ng meaning, ganun. Pag nag-assume ka na ganito, ganyan. Pero para sa akin, walang ibig sabihin yan. Kasi hindi mo naman mapapanaginipan ng isang tao kung hindi mo iniisip eh. Bago ka matulog. Ganun. So, para hindi mo siya mapanaginipan, huwag mong isipin. Kalimutan mo na lang siya. Huwag ka nang humugot. Ibaon mo na siya sa limot. Ito guys, last question. Do you hate anyone at the moment? Yun, yung mga taong chismosa nga, tsaka yung mga taong masyadong reklamador. So hate ko yung sarili ko kasi nagre-reklamo ko kasi may chismosa, ganun. Hindi, pero yun talagang ano, hate ko. Gusto nyo mag-name drop ako? Alam mo, papatulang kita, mahiya ka naman, ano diba? Kasi kanila lang, God damn. So that's it guys for today's video, for today's Q&A video. Tatapusin ko lang maniko and I'll be back. Just doon na lang ako mag-i-intro ng napapanood mo to, maniko ka na rin. Kasi ang baho mo na. So that's it guys for today's video. Thank you for watching. Wait. Sana nasagot ko ng maayos yung mga tanong nyo. Sana may, kahit papano may sense yung mga sinabi ko. So, thank you sa mga nagtanong. Thank you sa mga nakikooperate. Thank you guys. Thank you for watching. Bye!